Good afternoon po, si Alpolito Asok, 1:31 po ng hapon. Bali, una ko pong kukunan yung mga proposal po namin na about dito sa TV. So, kagaya po na nabanggit nyo kanina, as is na po itong dito po ako sa Family Tree and Pore. So, as is na po ito, dito po natin ilalagay yung isa po dun sa mga pinadala nyo. Para if ever po na ma-aprobahan nyo, ma-prioritize na po namin ni Kuya Mar yung mga paglalagyan. So dito po may wall bracket na po tayo nakalagay. So susunod ko pong kukunan yung roadside kung saan po sana yung propose namin na paglagyan. Tapos if ever po na may plano pa kayo iba, may itatawag nyo po sa amin bago po namin gawin o ilagay. So ito po yung dito sa Family Train 4, sa roadside na po ako. Tapos boss, bali yung dito na po ako sa roadside cottage. Pagdating naman po dito, kung saan po natin madalas nalagay yung TV kasi dito po, gawa po ng sofa, nandito sa may side ng kwarto. So kung papayag po kayo, sa ngayon po kasi, pinapatok lang natin yung TV na flat screen natin dito sa may stante ng lagay ng TV. So, papayag po kayo. kung may makuha po tayo dyan na pambracket, okay lang. Pero kung wala po, magre-request po kami ng bracket para ilagay po dito sa may dingding. Tapos dyan po natin lalagay yung TV. Ayan po ang proposal namin. So, pag nakaupo po kayo dito sa spa, yung TV po nandyan. So, visible po siya kahit nandun po kayo sa kabila na sofa. Kahit dito po kayo nakaupo, hindi siya mababa. So, mas convenient po medyo ilagay ng medyo mataas na ganyan para accessible po siya, makikita ng lahat. Yan po yung propose namin na paglalagay ng TV dito sa, ano, sa roadside. So, sa ngayon po, isusunod po namin yung... isusunod ko pong kukunan yung Pine House 3 bago po ako gumawi sa mga... update naman po patungkol naman dun sa mga daily works ng mga boys. So ito po yung proposal namin na paglalagyan ng TV sa roadside. Lilipat na po ako sa Pine House 3. Bali, nandito na ako boss sa Pine House 3. So pagdating naman po sa Pine House 3 boss, may dalawa po kaming proposal. It's either dito po sa may side na to. Kasi nandito po yung sofa, yung dalawang sofa po natin na mahaba. So, sa ngayon po, yung malaking TV nyo na nilalagay natin dito, dito po nakalagay sa may tabi ng pinto. Itong LG po na TV nyo noon, yung may ano pa sa likod. So, kung papalagay nyo po sana yung flat screen, hindi ako po sana na ilagay dito sa, ano, sa may pinaglalagay ng... ng ayan yung picture. Kung papayag po kayo, ayan po yung first proposal namin, dyan po namin lalagay. Tapos kung nandito po kayo nakaupo sa sofa, tapos naka tingin po kayong ganyan sa ano, sa dito sa side na to, ayan, dyan po sana namin planong ilagay yung ano, yung TV. Pag nandito po kayo sa side ng dining, ang mangyayari naman po pag nasa dining kayo, if ever po na dito naman kayo nakaupo, kita rin pa rin naman po siya. Tas lalo na to sa may sofa, total parang living room siya. So mapapriority po yung mga nanonood na talagang kung gusto nyo manood ng TV, dito lang kayo sa may sofa para hindi po kalatang tao. Yan po yung first option po sana namin sa side po namin. Pero kung yung second naman po ay dito. Sa dito po namin lalagay. Yan dyan boss. So maliban dun kanina sa first option namin, dito po sana yung second option namin. Kung itatanong nyo po paano may lalagay dyan. Kung maalala nyo po nung nandito po kayo na April, may binigay po kayo sa akin na bracket na movable. Yung patungan po siya ng TV na nagagalaw, na pakita ko na rin po kay Kuya Mar na pang corner po talaga siya. Ang setup po kasi noon, ang nilalagay na TV doon yung may yung may ano po siya,
Yung may likod kagaya nito, pang maliit. Pero kung papayag po kayo dito siya sa corner, pwede po namin pagawan kay Chris ng angle bar na paglalagyan ng wall bracket niya para nakabitin ganyan. So, kahit nandito po kayo sa side ng dining, makikita niyo po yung TV. Pag nakaupo po kayo dito sa right left side, kita rin po yung TV. Tapos pag nandito naman po kayo sa kabila, ganun din po, kita rin yung TV. So mas marami po siyang angles na makakapanood yung tao. Kasi po pag nandito naman sa dining, yung kanina pong propose ko, pag nakalapat siya dyan sa dingding, medyo tagilid siya. Hindi siya masyadong visible dito sa ano. Kaysa dito sa sa may corner na yan, sa may poste na yan, if ever na gusto niyo siyang palagay, mas ano po siya, kitang kita. Ipapakita ko po sa inyo yung sinasabi kong frame kanina na gumagalaw, na pwede naman daw pong i-convert, sabi ni Kuya Mar, kasi na babago naman daw yun. So ipopost ko muna po itong video, tapos kukunan ko po yung sinasabi ko sa inyo, yung wall bracket na yun, para maalala niyo rin po. Boss, dito po sa linin. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na movable na ano, na lalagyan ng TV. So, kalimitan po niya, nakasabit ng ganyan sa ano, sa dingding, para kahit sa mo siyang side, pwede mong ipaling yung TV pa kaliwa o kanan. So, gumagalaw po 'yan. Sa ni Kuya Mar po, pwede naman daw i-convert, aalisin lang po natin tong plate na to, tapos papagawa na lang daw po ng ano, ng angle bar kay Chris para maglapat dyan yung ano, yung angle bar paglalagyan ng ano, ng wall bracket. So ayan po, may screw siya, pwede siyang tanggalin. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na ano, na naisip ko po na magandang ilagay dun sa pine house tree. So ayan po yung video patungkol po dun sa mga propose namin na ano, na paglalagyan ng TV. So kung ano po yung magiging decision nyo, yun po yung hihintayin po namin para pag nakaluwag-luwag na po si Kuya Mar, makatapos na siya sa condo, baka po may priority na namin na ma-install saka ma-distribute yung mga TV. Tapos pagkatapos po ng video na to, boss, kukuha po ako ng video para naman sa construction. So kakat ko na po dito yung video. Kukuha na lang po ako ng bagong video para sa ano, sa mga daily works sa mga boys.